Let's create complex shapes. So right now, ang ginawa ko dito, nag-create ako ng mga circles na ino-overlap ko. Kung gumagamit kayo ng Illustrator, meron tayong tinatawag na Pathfinder, di ba? So yung Pathfinder na yan is a way for you to create complex shapes. Pero ang difference lang, sa Illustrator kasi, pag gumamit kayo ng Pathfinder, ano yung nagiging problema? Nandito lahat ng ating shape building booleans or yung shape building modes natin, nandito sila. Okay? So right now, ang gagamit ako ng add or combine. Pag pinindot ko yan, ano mangyayari dito? So nag-combine siya, di ba? Sunod, pag sinelect ko ditong dalawang nandito, gumamit ako ng ano kaya mode dito? Subtract. So pag click ko niyan, so yun yung nabawas, di ba? Kung ano yung pinaka una kong sinelect, tsaka yung pinaka huli kong sinelect, siya yung binawas dito. So pangatlo is, select ko ulit, V, and then select. And then yung pangatlo is, ano kaya to? Intersect. So pag click ko niyan, kung ano yung pinaka intersection ng dalawang shapes, ito yung nababas. Okay. So yung pang fourth naman is, ano kaya ito? This one is exclude overlap. So pag click ko niyan, magse-separate siya into ilang shapes, tatlo. Pwede nyo siyang i-breakdown into this. Ang nakakatuwa lang dito sa XD, pag ginamit nyo to, pwede kayong magbago ng isip, hindi katulad sa Pathfinder. Okay. So ang kagandahan ng paggamit dito sa XD is that when you double click an already implemented Boolean shape, yung mismong ginamit natin kanina, pwede ka pa rin magbago ng isip. Nakita nyo? Pwede kayong magbago ng kung saan siya nakaposisyon. Actually, pwede nyo rin baguhin kung gaano kaliit to. Let's say after the idea na nakapag-edit na kayo nung pinaka, kapag-execute na kayo, pwede nyo pang baguhin yan. Let's say ito naman, gusto ko iba yung papuntahan niya. Let's say nasa kabilang, sa kabilang liitan ko to. Say, gawin natin parang crescent moon or yan. Pwede nyo pa siyang baguhin. Nakita nyo? Yung kagandahan ng paggamit nito sa loob ng Adobe XD. Pwede nyo pa siyang baguhin after you created this things. Yan. So, kunyari, double click ko lang siya. Double click nyo lang para makita nyo kung paano siya i-adjust. Say yan. Okay? Yun yung nagagawa nung pag-build ng mga basic shapes into more complex shapes. And then, isipin nyo na lang siya para siyang nag-isolation mode o pumasok siya sa isang, katulad nung sa Adobe Illustrator, yung isolation mode.